control, yung washing machine nyo ngayong araw nasa bahay na. Kasi mamaya, pag uwi sa bahay ng mga washing machine, ang una nyo kailangan gawin ay maglaban na. Hindi mo siya kailangan ipahinga, hindi ka mukha ng ref, tsaka ng aircon. Pero make sure lang ho, na before tayo maglaba, kailangan ipag-istyro sa ilalim. Ipapatungan nyo ngayon, kailangan nyo tanggalin. Kasi ang purpose na nyo ngayon is travel support for traveling purposes lang. So pwede ba siya nakahiga? Pwede rin. Hindi nyo kailangan ipahinga pag-uwi sa bahay. Okay, yung pinaka-proper way na pagtatanggal ng travel support, iaangat lang ho yung washing machine, bubuhatin na ng dalawang lalaki para matanggal yung nasa ilalim. After nun, hindi mo na siya kailangan ibalik, pwede mo na siya i-dispose. Okay, dun tayo sa likuran, please. Tayo sa likuran. So, once natanggal nyo na ho yung travel support sa ilalim, mag-iiwan nyo na malaking butas sa baba, good enough para maging entrance ng mga daga. So, washing machine, ito mismo ay pinapasok sa pinaka-bottom ng washing, dito sa baba. Pasok hanggang pinaka-dulo. So, once na ikabit mo na ito, hindi mo na siya kailangan tanggalin ulit, pwede mo na siyang itornilyo para permanently doon na siya sa ilalim, hindi natatanggalin. Okay? Matalas gusto mo linisin, pwede yun. And then, water inlet. Kailangan every time na maglalaba tayo, kailangan yung grifo dapat laging nakabukas para pag nangailangan siya ng tubig, automatically meron kagad kayong pagkukunan o meron kagad pagkukunan yung washing. Hindi nyo may experience dito yung overflowing na kalabong mangyari nun. Sinokontrol ng washing nyo tubig. Okay, hayaan nyo lang nakabukas para rin na kayo makabala. And then, yung drain hose dapat laging nakababa para pag nangailangan siya magtapa ng tubig, yan na yung labasan. Overall setup, yan lang yun. Hindi nyo kailangan wala na install. Wala na siya, katulad ng iba na may elevation kayong... Yes. Doon tayo sa program. Magrand lang po. Ay, madam na. May tatlo. Tayo sa harapan na, please. Okay, lahat ng kailangan sa paglalaba. Kung kayo po ay gumagamit ng powder, ilagay mo ng sabon para sa powder, liquid detergent, softener, or downy. Ngayon, kung gumagamit ka naman ng Zondrox or ng chlorine, pwede pa rin. Walang problema ron. Okay, kung gano'ng karaming sabon at kung anumang sabon yung nakasanayan nyo sa paglalaba, preference ko yung kayo magde-decide nun kung gano'ng karami. Tansyahan na lang kung kaya. And then dito sa corner, meron tayong level para malaman kung pantay ba o hindi yung washing machine. Okay, pag gagantong position yung washing machine, yung madam, mas ideal ho na bago kayo maglaba, dapat ilagay mo muna siya sa gitna para hindi siya malikot maglaba. Okay, and then last, hydraulic door safe to para sa mga bata, hindi siya basta-basta mabagsak. Okay, so power on. Program number 1 is normal, yan yung mga damit na puti, pang bahay, pang tulog, pang alis, or mga pang araw-araw. Speedy wash naman po or madali ang paglalaba, especially kung ang lalaban nyo, yung mga tipo ng damit na napawisan or naaligabukan. Quick wash, kumbaga. Delicate, lahat ng manipis na tela, long sleeve, blouses, polo, underwear, ito lahat yun para yung mga damit natin hindi na i-stretch ng masyado. Eh, mga damit na pambata naman yung baby care. Next natin ay water safe. Di ba sabi ko kanina, kung maglalaba kayo ng mga pambahay, dapat nasa normal. Yes, pwede yun. Pero this time, ang gagawin natin, instead na normal, water safe na lang kasi it's all the same program. Mas matipid lang sa tubig to. Next naman ho ay blanket. Lahat ang makapal na tela maliban sa comforter. Hindi niya kaya maglaba ng comforter. Jacket, maong, pantalon, kumot, kurtina, punda ng unang, cobre kama, pwede, wag lang comforter. Okay, next natin ay babad. Soak yun. So, as in, literal, nababad lang yan. Walang mangyayari na kahit na ano, magbababad lang ho kayo. Yun lang yun. And then last is yung tub hygiene. Ando na tayo, malinis maglaba washing machine nyo, matipid sa kuryente at tubig. Given na yun, ang problema nga lang ho, sa loob ng isa hanggang dalawang linggo, sigurado yung washing machine mo may lumot na. Normal yun. So, at least para ma-prevent yun na lang yung problema mo sa lumot, tub hygiene tayo once a month. Parang sa motor, parang sa mga kotse, parang siya pang change oil. Once a month lang naman ginagawa to. And then stain master naman po, pagka ang lalaban mo, yung talagang marami na yung mancha. Yung talagang ayaw nang matanggal. Okay, so paano nga po ginagamit yung washing machine? Sobrang hirap pa niya matutunan gamitin. Hindi ho. Power on lang yan. Pili ka ng program kung yung gusto mong gamitin. And then after nun, start. Ang una gagawin ng washing machine is magtitimbang muna kung gaano karami yung naligay mong damit sa loob para madetermine ng machine kung gaano karaming tubig at oras yung kakailanganin. Lahat yun nalabas dito. Ito yung level na tubig na kailangan, 27 liters, automatically papasok at itigil yan. And then sa loob naman ng 50 minutes, pasok yan mula laba hanggang spin dry. So after ng oras na yan, magsasampay na lang ho tayo. Ganun na siya ka-basic gamitan sa panuuli yun. Power on, program, and then start, iwan nyo na. Doon naman tayo ngayon sa manual program. So sa manual program, nangyayari yung full customized program. Depende yun sa inyo kung kailan mo siya gustong gamitin. Kayo na mag-set up ng program nyo rito. And then start.
hindi ho pwedeng mangyari na kayo ho is mag-automatic tapos manual at the same time isa-isa lang. Kung gusto mo automatic, ito lang yon. Kung manual, sa kabila naman ho tayo. Next natin ay tangle liqueur. Sino naman lansya? Taas ang kamay. Meron. So at least, gawin na lang natin ngayon para hindi na kayo nahihirapan sa pamamblansya. Kasi at the same time, ganito pa rin yung washing machine na ginagamit nyo. Malulukot pa rin yung damit mo. Ang gawin na lang ho natin para ma-prevent yung sobrang daming plansyahin, power on, pili ka ng program, tangle care, and then start. At least, nabawasan lang yung scenario na kayo po ay nagkakaroon ng mahabang plansyahan. Pamamblansya pa rin kayo, yes, given na yun, pero konting-konti na lang. Next natin ay air dry. Mula normal hanggang blanket, lahat yan matatapos sa spin dry. So after yung maglaba, kayo ho is magsasampay para makatayo, tama. So paano kung umuulan? Nagmamadali ka, wala ka ng oras magsampay. 70 to 75% ang yung dryness na ginagawa na ito, parang twin tub. So ang gawin na lang ho natin, power on, air dry, and then start. So from 75% dry kanina, iaangat nyo lang mo yung dryness up to 90 to 95% dry. Plansyahin nyo, sigurado tuyo yan. Hindi ka na rin nagsampay. Hindi nyo kailangan tapusin ng 90 minutes. Normally ang air dry, ginagamit lang ito roughly 10 to 25 minutes. Pwede mo siyang i-pause kung kailan nyo gusto and then off na lang din. And then that's it. Tapos ka na maglaba, hindi ka nagsampay. Next natin ay preset. Example, ngayong gabi yung washing nasa bahay na, bukas may mga lakad kayo. Yung mga damit na gusto mong isuot bukas, nagkataon lahat marumi. So instead na ngayong gabi maglaba ka pa, ang gawin na lang ho natin, power on, set mo sa preset kung ilang oras mo siya gusto madali sa paglalaba. Example, gusto mo siya maglaba after 10 hours para mahaba-haba maging tulog nyo. Pwede yan, and then start. Madam tulog na kayo kasi bukas pag-gising nyo, yung washing machine naglalaba na yan or tapos na maglaba pag-gising nyo. Okay, so basic reminder sa mga washing machine, ang washing nyo po ay hindi pa pwedeng binubuhusan ng tubig manually. Kung sa gripo totally na wala yung flow ng tubig, mas advisable na huwag na lang po muna tayo maglaba, bawal siyang buhusan. 12 years warranty sa pinakamakina, parts and services 1 year, pagka nagkaroon ng problema, sa technician ho pupunta sa bahay nyo, please yung resibo pakitago na lang. Any question?